Hi, maligayang pagbabalik sa Tagalog Movie Recap Time. May isang lalaki na palaging natatalo sa labanan ng mga robots. Pero nagbago ang lahat nang dumating ang kanyang anak at isang maliit na lumang robot na nakita nila sa tambakan ng bakal. Ang pamagat ng pelikula ay Real Steel. Si Charlie ay isang dating boksengero, ito'y nagretiro dahil nauso ang labanan ng mga robots at mas maraming nanonood dito, at ito din ang dahilan kung bakit siya nawala ng trabaho. Dagdag dito ay marami siyang pinagkakautangan na tao. Kalaunan may mga batang dumating at napansin ang kanyang robot. Hiningan niya sila ng $5 na pangbayad para lang sa pagkuha ng litrato sa kanyang robot kaya't nadismaya ang mga bata at agad umalis. Sa sandali ding yun, nandoon si Charlie dala ang kanyang robot upang lumahok sa isang bull robot fight. Kinausap siya ng host na si Ricky at nakipagpustahan. Sinabi nito na kung kaya ng robot na talunin ang turo ay mananalo siya ng pera. Dahil hindi nagustuhan ni Charlie ang maliit na pusta, kaya't nagdesisyon siyang labanan ang pinakamahusay na turo ni Ricky para lakihan pa nito ang pusta. Malaki ang tiwala ni Charlie sa kanyang robot kaya't hindi man lang siya kinakabahan. Pagkatapos mag-warm up ay nilabas na ang malaking turo at agad itong umatake, pero nagawa ng robot na mapabagsak ito. Nagpatuloy lang ang laban at mabilis lang naiiwasan ng robot ang turo at napabagsak ulit ng isang uppercut. Akala ni Charlie na panalo na siya kaya't nakipaglandian siya sa isang babae sa gilid, dahil dito lumipad ang kanyang robot at natanggalan ng isang paa. Ang paa ay nasabit sa sungay ng turo, kalaunan ito'y itinapon ng turo sa manunood. Ngayon ay kitang-kita na ang turo ang lumalamang sa laban. Sinubukan ni Charlie na makiusap kay Ricky na itigil na ang laban, pero tumanggi ito. Nagpatuloy lang ang pagparusa ng turo sa robot hanggang ang robot ay naging isang metal na lang na walang pakinabang. Sa sandaling yun ay nakita niya ulit ang tatlong bata na dinala ang paa ng kanyang robot kaya't pinigilan niya sila at gusto itong bawiin, pero hiningan siya ng $5 ng mga bata kapalit ng paa. Pagkatapos matalo ay nagmadali si Charlie na umalis sa lugar bago pa siya masingil sa pusta. Pero iba pala ang sadya ng dalawang tao. Sila inutusan upang maparating kay Charlie ang balita na namatay na ang kanyang dating nobya. Kaya't ngayon ay kailangan niyang pumunta sa korte upang ipasa ang kanyang kustodiya bilang ama sa anak na si Max, sa kapatid na babae ng dating nobya. Si Charlie ay pumunta agad at wala itong pake sa anak at handa na itong pumirma. Pero nagbago ang kanyang desisyon nang makita kung gaano kayaman ang asawang lalaki. Dahil dito nagdesisyon siyang hututan ito ng pera kapalit ng kanyang kustodiya sa anak. Sinabi ng asawang lalaki na busy sila sa loob ng 2 buwan, kaya't nakiusap ito kay Charlie na bantayan muna si Max na sarili niyang anak. Dahil dito pinadagdagan ni Charlie ang pera. Nagawa niyang ipalit ang anak sa pera at parang wala lang siyang pake. Pagkatapos nito ay ginamit niya agad ang pera para bumili ng bagong robot na tinatawag na Noisy Boy. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang nobya na si Bailey, at nalaman ding may utang din siya sa nobya. Sinubukan niya itong akitin sa kanyang maskuladong katawan bilang pangbayad, kaya't sinabi naman ni Bailey na interesado siya dito, pero noon yun at mas interesado siya sa pera ngayon. Nakalimutan niya ata na hindi siya si Wolverine ngayon. Kalaunan, dumating ang mag-asawa para ihatid si Max kay Charlie para pabantayan muna hanggang hindi pa sila makakabalik. Si Max ay galit sa ama, hindi dahil sa pagbenta nito sa kanya, kundi galit siya dahil hindi siya hinatian sa pera. Akalain mo nga naman, kung ano ang puno ganun din ang bunga. Sa sandali ding yun, dumating na ang binili ni Charlie na robot. Nang pagbukas nila ay bumabad sa kanila ang maangas na robot dahil sa baluti nitong malasamurai. Sinubukan agad ni Charlie ito sa pamamagitan ng voice control pero hindi ito gumalaw, kaya't napagtanto niyang may depekto sa paggawa nito. Buti na lang si Max ay pamilyar sa nakasulat sa robot kaya't sinubukan niyang mag-Japanese at ito'y gumalaw. Dahil dito napagtanto ni Bailey na kailangan lang itong iset sa lingwaheng Ingles. Ngayon ay gumagana na ang command ni Charlie, kaya't agad niya itong nilagay sa likod ng sasakyan dahil isasabak agad niya ito sa kompetisyon. Ang hindi niya alam ay kinuha pala ni Max ang susi ng sasakyan. Ginawa niya ito para isama siya ni Charlie pero ayaw ni Charlie kaya't sinubukan niya itong ihulog sa butas dahil dito napilitan si Charlie na isama siya. Dumating na ang dalawa sa Underground Fight Club kung saan may nakikita silang iba't ibang klase ng robots na maaari nilang makalaban. Pero mas pinili ni Charlie kalabanan ang champion dahil sa kanyang sikat na samurai robot na tinatawag na Noisy Boy. Sinabihan ni Max si Charlie na piliin ang undercard dahil hindi pa nila kabisado lahat kay Noisy Boy,
Ngunit hindi siya nakinig sa anak at pinili niya si Midas ang champion. Ngayon ay papasok na sa ring ang dalawang robot at ang lugar ay napuno ng hiyawan. Nagsimula na ang laban at ang unang nakatama ay si Noisy Boy. Nagpatuloy lang ang laban at lamang na lamang si Noisy Boy, pinaulanan niya si Midas ng kaliwat kanang suntok. Walang tigil ang pangbubugbog ni Noisy Boy kay Midas, hanggang si Charlie ay napasobra ang kumpiyansa at binaba ang kanyang depensa, kaya't si Midas ay nakabawi at lumipad si Noisy Boy. Ngayon ay naiba ang sitwasyon at si Noisy Boy na ang binubugbog. Samantalang si Charlie naman ay nalilito na sa kanyang gagawin dahil hindi pa niya kabisado ang lahat kay Noisy Boy. Biglang nagkamali siya sa kanyang galaw at naging dahilan ito para mabigyan ng tsansa si Midas na maputol ang kamay ni Noisy Boy. Mas lalong lumala ang sitwasyon ni Noisy Boy at kalaunan natalo sila nang matanggal ang ulo nito. Pagkatapos, sa labas ay sinisi ni Max ang ama, dahil hindi ito nakinig sa kanya na hindi pa niya kabisado ang bagong robot. Hindi tinanggap ni Charlie na siya ang dahilan ng kanilang pagkatalo, sa halip ay mas sinisi niya ang bagong robot dahil sa kahinaan nito. Pagkatapos magtalo ay pinabalik niya ang anak sa sasakyan. Dahil wala ng perang pangbili ng bago, kaya't nagdesisyon si Charlie na pumunta sa junkyard para maghanap ng parte ng robots. Agad silang naghanap pero wala silang makitang kapaki-pakinabang. Sinabihan niya ang anak na mag-ingat dahil malapit ito sa bangin, ngunit hindi ito nakinig at biglang bumuho ang lupa at si Max ay nahulog sa ibaba. Buti na lang sumabit ang kanyang damit sa isang bakal na nakabaon sa lupa. Si Charlie ay nagmadaling pumunta sa ibaba at tinulungan ang kanyang anak. Sa sandali ding yun napansin ni Max ang isang robot na nakabaon sa lupa, kaya't sinabihan niya ang ama na hukayin nila ang robot na nakatulong sa kanya, pero ayaw ni Charlie kasi ang robot ay lumana. Dahil dito mag-isang hinukay ni Max ang robot ng buong magdamag. Kinabukasan si Charlie ay hinihintay ang anak sa sasakyan, hanggang dumating ito kasama ang robot at sinalubong niya si Charlie ng mga suntok dahil pinabayaan lang siya ng kanyang ama. Pagkatapos ay bumalik sila dala ang robot, si Bailey naman ay nagawa itong paganahin. Sinabi ni Bailey na ang robot ay may shadow function kaya sumusunod ito sa galaw ni Max. Pagkatapos nito ay pinaliguan niya ang robot at sa sandaling yun ay nakita niya ang pangalan ng robot na si Atom. Agad siyang pumunta sa kanyang ama para sabihin na gusto niyang ilaban si Atom. Nandoon din si Bailey at sinabi nito na si Atom ay isang 2014 sparring robot. Kaya't sinabi ni Charlie na hindi maaaring isali si Atom dahil hindi ito ginawa bilang fighting robot at mahina ang suntok nito. Kinagabihan ay pumunta si Charlie sa kanyang kaibigan na host para humingi ng sponsor para makabili ng bagong robot. Sinabihan niya ang anak na maghintay muna hanggang bumalik siya. Kalaunan habang naghihintay ay nakita ni Max sina Faro Lemkova at Takma Shido na nagmamayari sa undefeated world champion robot na si Zeus. Samantalang si Charlie naman ay nakita na ang kaibigan, pero hindi siya nito binigyan ng pera dahil wala itong tiwala sa kanyang sunod-sunod na pagkatalo. Nadismaya si Charlie at nagdesisyon siya na ilaban si Atom sa lugar na tinatawag na zoo, kung saan ang mahihinang robot ang naglalaban. Kinaumagahan ay nakarating na ang dalawa sa lugar at doon nakita niya ang may-ari ng robot champion sa zoo na si Metro. Agad niya itong hinamon kaya't pumuste ito ng $1,000 na hindi tatagal si Atom sa unang round. Nagsimula na ang unang round at sa sandaling ito ay binubugbog si Atom ni Metro dahil si Max ay wala pang kahit anong experience. Ginagawa ni Max ang lahat pero nagpatuloy lang ang natatamong pinsala ni Atom. Sinabi ni Charlie na patayin na lang ang oras hanggang matapos ang unang round, pero matigas si Max kaya't bumagsak si Atom at nagsimula silang magbilang. Pero nagawang makatayo ni Atom at nanatili sa unang round kaya't nanalo sila ng $1,000. Nag-alok ulit ng pusta ang kalaban at sinabing dudoblehin ang $1,000 upang makalaban ulit si Atom. Pumayag naman si Max at nadismaya si Charlie dahil inakala nitong wala talagang laban si Atom. Pero natuto na si Max sa kanyang pagkakamali kaya't bumawi ito sa ikalawang round at sa isang uppercut lang ay napinsala si Metro at kalaunan ito'y bumagsag. Ginamit nila ang napanalunan para i-upgrade si Atom. Si Max ay nakiusap sa ama na turuan si Atom na lumaban sa pamamagitan ng kanyang galaw, pero tumanggi ito dahil matagal na siyang hindi nagbo-boxing at ang huli niyang laban ay natalo siya. Pinag-isipan niya magdamag ang sinabi ng anak at kinabukasan ay tinuruan niya si Atom lumaban. Ang mag-ama ay mas lalong napalapit sa isa't isa habang tinatalo nila ang lahat ng kanilang kalaban at gumawa ng pangalan sa Underground Fighting League.
Dahil sa kasikatan ay inimbitahan sila sa Professional Fighting League upang makaharap ang robot na dalawang ulo na si Twin City. Kalaunan pinatawag sila ni Faro na nagmamay-ari kay Zeus. Ito'y nag-alok na bibilhin nila si Atom sa halagang $100,000, pero tumanggi si Max. Sinabi ni Charlie sa anak na tanggapin na ang alok dahil malaking halaga din yun, kaya't sinabi ni Max na si Atom ay mahalaga sa kanya at hindi niya ito ibebenta. Pagkatapos nito ay dumating na ang araw ng laban nila Atom at Twin City. Kalaunan nagsimula na ang laban at ang dalawa ay nagpalitan ng binabatong suntok, pero lumamang si Twin City at nagawang i-corner si Atom dahil sa agwat ng kanilang lakas. Nagpatuloy lang ang pangbubugbog ni Twin City kay Atom habang ginagawa nila Charlie ang kanilang makakaya. Kalaunan nakita ni Charlie ang kahinaan ni Twin City kaya't naiwasan niya ito. Ngayon ay naiba na ang sitwasyon dahil si Twin City na ang binubugbog ni Atom. Nagpatuloy lang ito hanggang tinapos niya ito ng isang uppercut. Ang lahat ay nagdiwang sa pagkapanalo ng isang hamak lang na robot. Sa sandali ding yun ay hinamon niya si Farah at Tak sa isang laban, dahil si Max ay galit pa rin dahil sinubukan nilang bilhin ang kanyang robot. Pagkatapos nito ay masaya silang umalis sa lugar dahil sa kanilang pagkapanalo, pero sa labas pala ay inaabangan sila ni Ricky na dating tinakbuhan ni Charlie. Nagawa nilang bugbugin si Charlie kahit ito'y dating boksingero, dahil mas pinili nitong protektahan ang anak. Kinagabihan ay napagtanto ni Charlie na hindi siya mabuting impluensya sa anak, kaya't nagdesisyon siyang ipasundo si Max sa mag-asawang gustong umampun sa kanya. Nadismaya si Max sa ama at ito'y umalis. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang ginawa kaya't pinuntahan niya si Bailey at humingi ito ng payo. Sinabi ni Bailey na ang pagmamahal ng ama ang pinaka-importante, at hindi ito mapapalitan ng pera. Dahil doon napagtanto niya ang kanyang mali kaya't agad niyang pinuntahan si Max at humingi siya ng tawad, sinabi niya din dito na lalaban sila kay Zeus kaya't labis na ikinatuwa ito ni Max. Dumating na ang araw na pinakahihintay nila, isang hamak na sparring robot na si Atom laban sa world champion na si Zeus. Napuno ang arena ng hiyawan at sa sandali ding yun, napansin ni Charlie si Bailey na nandoon para sumuporta. Kalaunan ay nagsimula na ang laban, sa isang suntok lang ni Zeus ay agad bumagsak si Atom. Nagawa namang makatayo ni Atom pero bumagsak ulit ito ng matamaan ng dalawang suntok. Ngayon ay nakatayo ulit si Atom pero pinapaulanan siya ni Zeus ng kaliwat kanang suntok. Kalaunan ay bumato ng isang uppercut si Atom at si Zeus ay mukhang nasaktan. Sinubukang gumanti ni Atom pero nagawa ni Zeus na ma-corner siya ulit at pinagsusuntok. Nang tatapusin na sana ni Zeus ang laban ay biglang tumunog ang bell. Agad nilang kinumpuni si Atom, at ang sumunod na mga round ay nagawang mapuruhan ni Atom si Zeus, pero mas grabe ang pinsalang nabibigay ni Zeus sa kanya. Sa ika-apat na round ay nagawang sirain ni Zeus ang voice function control ni Atom sa isang suntok. Kaya't nawala ng komunikasyon si Charlie kay Atom at nalaman nilang nasira ang voice function control nito. Sa sandaling yun, napagtanto ni Charlie na si Atom ay isa ding shadow function robot, kaya't ito ang huling paraan para makontrol si Atom. Ngayon sa ikalima at huling round ay nagpalitan sila ng suntok hanggang na-corner ulit si Atom. Pero imbis na mangamba ay hinamon niya si Zeus na magpatuloy pa sa pag-atake, kaya't binuhos na lahat ni Zeus ang kanyang lakas sa pag-atake, ngunit bigla itong bumagal dahil sa labis na paggamit. Dahil dito ginamit ni Charlie ang oportunidad upang bumanti sa kalaban. Nagawa ni Atom na pa-atrison si Zeus sa pamamagitan ng kanyang suntok at nag-malfunction si Zeus dahil hindi na nagawang bumanti nito. Habang si Max naman ay pinapanood ang kanyang ama na masayang nagsha-shadow boxing na dati niyang ginagawa. Nagpatuloy lang ang mga suntok ni Atom hanggang napatumba niya si Zeus. Nagawa naman itong makatayo, pero ginawa lang siyang punching bag ni Atom at nagpatuloy lang ang pagparusa kay Zeus, ngunit tumunog na ang bell. Kahit na si Zeus ang tinalagang panalo ng horado ay mas nang ibabaw pa rin ang hiyawan ng mga tao sa pangalan ni Atom. Natapos ang pelikula kung saan sa loob ng ring ay masaya ang mag-ama, dahil alam nila kung sino ang nanalo sa puso ng mga tao. Doon po nagtatapos ang pelikula, at kung nagustuhan nyo ang panunood ay huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated sa aking i-upload. Maraming salamat!